panel. Ang lininan. Noon. So, hey everyone, welcome to our YouTube channel. Nagbabalik ang ating si Inday. So, guys, yung damit ko galing pa yan sa work maghapon suot ko. Hindi pa nakakabihis. So, ngayon guys, meron po akong iba vlog. Ito po, mayroon po akong tatlong buko. Ay, hindi siya buko. Panggata. Kung nagtataka kayo, guys, is mga butas na siya. Yung butas niya, kasi tinanggalan na siya ng sabaw. Dito kasi sa Pakistan, guys, walang buko. So, in 10 years ko dito sa Pakistan, going to 11 years, isang beses lang po ako nakakita ng buko. Nakabili ako sa mall ng buko, 300 isang piraso. At hindi totally yung buko talaga na yung masasabing buko. Kasi jelly pa yung laman niya. Hindi pa siya totally buko. So, yun lang. Isang beses lang po ako nakakita ng buko. So, guys, ito, itong panggata sa atin, kadalasan sa Maynila, kung nag-stay kayo sa Maynila, may isa kalsada may naglalako sa tag-init ng tubig, or may naglalako ng mani, yung makakanin like sa bus, itlog na nilaga. Dito guys, ang makikita mo sa daan, ang nagtitinda yung ganito, slice, tinatanggal nila yan sa loob, yung loob, tapos na, ini-slice nila ng parang nag-slice tayo ng watermelon or some fruit. One slice, 20 rupees in Pakistan sa Pakistan money. 20 rupees ang isang slice. Dito, pinapapak nila yung panggata. Sa atin sa Pilipinas yung ganito, panggata lang talaga or pang bigay sa baboy, pang ano ba panggata o pangkain ng mga pang bigay sa manok, ganyan. Dito guys, pinapapak nila to at paborito nila. So guys, ito galing to sa boss ng husband ko, dala niya. So kung hindi wala silang Pilipinas, so ito itatapon na nila kasi syempre mayaman sila, hindi nila kailangan to. So ang kailangan lang nila dito yung sabaw, itong sabaw ng panggata ang habol nila dito. So dinala sa akin ng husband ko, at dahil wala akong kudkuran dito like sa Pilipinas na pag mayroong kanyog dalhin mo lang sa palengke, pakudkod mo, bayad ka 5 piso, dito wala akong pangkudkod. So ngayon, just watch guys kung paano ko siya gagawin. So ngayon, biakin ko muna siya. Ang pang, yung pambiak ko guys, ano, yung pang asa, sakyan sa silbi. Ayan siya guys. Ayan. So ayan na siya guys. Wala na siyang balat. Hindi na nabiakin. Ayan, wala na siyang, wala na yung bagul. Bagul sa amin yun. So ngayon, babalatan ko siya. Balatan ko yung, tanggalin ko yung itim ng niyo guys. At tingnan niyo kung anong magagawin ko dito. Oh, grabing init guys. Ayan na siya guys. Nabalatan ko na yung aking panggata. Kasi sa atin, di ba, pag nagkudkud, diba sa atin guys, pag panagkudkud tayo, naiiwan naman totally talaga yung pinakaitim ng niyo. So, binalatan ko na siya guys. So, i-blend ko siya. Kasi wala akong pang-kudkud. I-blend ko siya, guys. Let's see. Ganito kalaki siya, guys. 20 peso. 20 rupees dito. Ayan, guys. Nakat ko na siya. Mama, you do it like this? No, this is dangerous to your hand. Move your hand. Jenny.
And then nilamon na lang. Move your hand, Jenny. Ayan, guys. Ganyan karami yung nakuha ko. Nag-blend ko na tatlong niyog na panggata. Ayan, guys. Ayan na, guys. Ayan, ang dami niya, oh. Ayan na, guys. Lagay ko siya sa fry pan. I-fry ko siya at lalagyan ko siya na sukal. So, ibig sabihin, gagawin ko siya na sweet. Sweet buko, guys. May buo siya. Hindi ko na siya isama. Pwede rin kong gawin kong gata ko, guys. Kaya lang. Ang makukuha ko lang oil. So, sayang naman. Titapong ko lang, diba? So, tuwin ko na lang siya. Ayan. Ang bango na siya, guys. Ang bango na siya at medyo luto na yung nyong. So, ngayon, i-brown ko lang konti siya, guys, at talagyan ko na siya na asukal. Lagyan ko lang asukal, guys. Guys, yung asukal ko dito, it's white. Ang mura kasi dito ang asukal, guys, yung white, yung brown, sobrang mahal dito. Kung gaano ka mahal ng puti sa atin sa Pilipinas na asukal, gano'n naman kamura dito, guys. Ang pinakamahal dito yung brown sugar. So, ngayon, ginamit ako ng white. Ayan. So, dahil, guys, yung aking
bukayo is white at hindi siya dapat pula. Ito siya o kaya brown, diba? Ang bukayo sa amin. Bukayo kasi yung tawag sa amin yung ganito eh. So, pag bukayo kasi sa atin, pag brown sugar yung gamitin natin guys is brown, diba? So, dahil hindi siya magbabrown kasi white sugar ang gamit natin siya. Lagyan natin siya ng kaunting kulay. Ano to siya? Baking powder. Ano ba yun? Food coloring. Purple. Konti lang. Yung magkulay-kulay lang siya, guys. Galing pa ito ng Pilipinas yung food coloring ko, guys, na violet. Ayun. Walang magawa. Nagluha na siyang ubi, guys. Sigurado ito, it's bago sa paningin nyo ito, guys. Bukayong violet. Pag-alit ito siya, guys. Ayan, guys. Ayan, ito siya konti kasi pero makot lang pagkapalit. Ayan. Ayan siya, guys. O diba wala nang maisip si Inday, ganito na lang. Hindi lang hinaya kasi ako guys sa hindog na ipatapon. So, ginawan ko naman siya ng paraan para hindi siya matapon. Hindi siya masayang. Kasi alam niyo guys, ako dito, maraming lugar na po parang Pilipinas lang guys. Nakuko pa yata yung Pilipinas. Maraming bata dito yung namamasura. At ako, marami ako laging basura. Like, yung plastic ng gatas ng anak ko. Inaano ko talaga yan, security talaga yan sa basura kay para sa bata ko ibigay. Kasi kung ilagay ko sa basura, ang kukuha yung mga truck. So, may sahod na sila sa government, diba? So, yung mga bata kawawa naman. Kaya, ayan. Balit na siya, guys. Ayan na guys, luto na siya. Palalamigin ko lang ito siya. Ilagay ko siya yung isang plato para siya mabuo. Saka ko siya hiwain. So, balikan pa yung mga. Sorry, nakatulog na kagabi na pagod. Inday, so... Kanina ko lang siya pinext yung biniloto ko kagabi na yung sa coconut. So, ayan na yun siya. Yan yung pinaka-final niyang naluto. So, kagabi kasi pinapalamig ko siya kasi ikakat ko siya. So, habang pinapalamig ko, nakatulog na. So, ngayon umaga ko na siya nabalikan guys. Yun na yan siya. So, guys, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Pindutin nyo lang yung bell, notification bell button. Click nyo yung all para ma-notify kayo sa aking next upload, guys. So, thank you for watching. Bye. God bless sa ating lahat. Bye-bye.